one of us vlog. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano mga requirements, paano mag-apply ng with guarantor or without guarantor papuntang Japan. So, ang in-apply namin is visiting relatives papuntang Japan. So, ngayon, ang ginawa namin mag-usawa, hindi wala pa kasi kami idea kung paano i-process yun. So, ang ginawa ko, nag-research muna ako, nag-background check muna ako online. So, ngayon yung nakita ko is friendship tours, really tours, discovery, and etc. Marami pa, pwede nyo. Kasi 7 accredited agency ata, di ko alam kung ilan yun. Pero, nakita ko, mga 7 yun, yung accredited agency, meron din ati tours na meron sila sa SM North. Yung really tours, meron sila sa Pasay, tsaka sa May Dusitani sa loob, 3rd floor. Tapos friendship tours, meron sila sa May Dusitani din, sa May loob, sa May Makati, sa 3rd floor. So, I think alam nyo na yun. Tapos, pagkatapos nun, na-research namin kung ano yung address, so pumunta kami kasi kailangan namin mapagtanong kung ano yung mga kailangan para mag-apply ng visiting relatives sa Japan. Una namin ginawa, pumunta kami doon, nag-commute lang kami, so galing pa kaming Pampanga. Kaya medyo malayo yung biyahe namin, so maaga kaming umalis para at least umaga pa lang, wala na masyadong tao doon, wala pa masyadong tao nagpapasa ng application, so mas maganda, mas maaga kayo. Nung pumasok kami, 3rd floor sa Dusitani, una namin ginawa, pumunta kami ng pinaka front desk nila, nagtanong kami kung anong mga kailangan or mga requirements, list of requirements, ayan, sinulat ko siya. Ayan. Pero mamaya, ayan, makikita nyo kung ano yung mga requirements. Ayan, i-screenshot nyo siya para atis malaman nyo for your info. Tapos, ang ginawa namin, ayun, binigay sa amin yung papers. Tapos, una namin ginawa, well, sa mga wala pang passport, so kailangan yung kumuha ng passport kasi yun yung unang hihingin sa inyo kapag nandun kayo sa immigration tsaka ng agency kasi yun yung ibibigay sa inyo sa agency. Tsaka hindi kayo makakaalis kung wala kayong passport. Tapos, kung meron sa mga passport naman, kailangan 6 months validity yung passport nyo. Tapos, so meron na kami. Kas lang, binigyan ako ng list. Meron kaming mga kulang dun kasi yung iba, napaka-hassle gawin, pero ginawa ko pa rin na umuwi ako ng Bicol, or ang ginawa ko, nag-send na lang ako ng, basta malalaman nyo yun, ito, sa Friendship Tours and Resort Corporation ba to, o Friendship Tours, basta nasa Dusitani siya, 3rd floor, kung gusto mong pumunta. Ito yung mga binigay niya sa akin, mga list of requirements na kailangan namin kumpletuhin. So, for requirements, for applicants. Sa amin, ito yung mga kailangan namin kunin. Una, kailangan nyo nang kumuha ng Philippine passport. 6 months validity siya. So, number 2, di ba sabi ko sa inyo, meron na kaming mag-asawa na ng passport. So, hindi na namin problema yun. So, number 2, visa application form. Yung visa application form, pwede nyo yun ma-research sa Google, meron sila doon. Tapos kung ano yung mga kailangan na for visa application form, search nyo na visa application form. So, pag nakita nyo na yun, makikita nyo na ayan, yung visa application form, yun yung sample. Pero yun yung talaga yung, hindi yung sample, pero yun talaga yung original na kailangan yung fill-upan sa friendship tours. Tapos, for number 3, photo, kailangan 4.5 cm by 4.5 cm ulit. Kasi, sa pag nag-apply ng application papuntang Japan, meron silang sinusunod na size. Para din siyang 2x2, pero meron siyang sukat with white background. Kailangan, kapag pa-picture kayo, ganito. Parang walang hikaw, kailangan labas tenga, hindi kang ngiti sa camera. Parang seryoso. Seryoso mga bakla. Ayun. Ayun, alam na yun, kapag pupunta kayo sa mga nagpipicture, ayun, sasabihin nila kung ano yung mga, sa mga Photoshop, sasabihin mo lang na visa application or for visit visa Japan, ay alam na nila yun kung ano yung size ng picture. Tapos, for panglima, latest PSA marriage contract. Kasi dahil marriage ako, so kakakasal lang namin nung May, so ang ginawa namin, kailangan meron kayo. Kung kayo ang i-invite tapos kasal kayong mag-asawa, kailangan importante na meron kayong marriage certificate na kukunin niyo pa sa, of course, sa PSA. So, PSA yung office dun sa kinukuha ng mga PSA. Tsaka Senomar. So, yan, kailangan niyo ng copy niyan. Kasi, syempre, para ma-prove kung yung relationship niyo na kayong dalawa ba is mag-asawa at
kung may communicate, may may related ba kayo sa nag-invite sa inyo na kapatid ko. Tapos for number 6, if shoulder all the expenses. Kung halimbawa naman may guarantor kayo, tapos siya ang magpo-provide ng expenses mo sa Japan. Siya ang magpo-provide ng income certificate niya, certificate of employment. Guys, isulat niyo to. Kasi ang pinakuha ko sa kanya, ang pagkaintindi ko kasi dito, pag sinabing ko kung i-shoulder ng guarantor ang expenses niyo, kailangan niyo kumuha ng certificate of employment, bank certificate, tapos tax certificate. Yun yun. Kasi, oo, tama. Kasi, unang-una, malalaman dun kung kaya ba kayo supportahan ng guarantor nyo kapag nandun na kayo sa Japan. Pero kami kasing mag-asawa, well, meron naman kasi kaming bank account or savings. So, kumuha rin kami ng bank statement dun sa BDO bank kasi para at least meron kaming backup if in case man na, syempre tinitingnan ng immigration if ever man na may mangyari, so wala yung guarantor nyo, paano kayo makakasurvive or any expenses dun sa Japan. So, yun, kailangan nyo yun. So, nag-backup kami mag-asawa ng bank statement namin. Hindi naman bank statement ko siya. Bank statement namin dalawa para at least sigurado. Tapos, for guarantor naman, ito yung mga kailangan ng guarantor, guys, isulat nito. For guarantor sa ate ko na nandun sa Japan, kailangan nyo ng guarantee letter. Ayan, ganyan yung guarantee letter na kailangan. Ayan yung itsura ng guarantee letter na pwede nyo ma-download sa Google. I-research nyo lang guarantee letter form for visit visa in Japan. Tapos, number 2, income certificate. For income certificate, yun yung sinabi ko kanina, income certificate, yun yung meron siyang certificate of employment, bank certificate ng kapatid ko. Tapos, tax, yung sa tax niya. Alam nyo guys, importante, kung halimbawa yung guarantor yung nagbabayad ng tax, yun, maganda rin yun. Unang-una, number 1, natitingnan nila yung tax, kung nagbabayad ba yung kapatid mo ng tax. Kasi, ibig sabihin, yearly siya nagbabayad, monthly ng tax. So, ibig sabihin, meron siyang kaya niyang mag-invite talaga ng relatives. Kasi yun yung number 1 na tinitingnan sa Japan, kung nagbayad ba yung kapatid mo or yung family mo doon sa Japan ng tax. Tapos, number 3, invitation letter. Invitation letter parang ganyan. Ayan yung invitation letter. Invitation letter, i-download din yan sa Google. Meron din yan. Pwede nyo ipa-download sa kapatid nyo, sa kamag-anak nyo kung wala kayong alam kung paano kukunin yan. Pero sabihin nyo sa Google, may na-download din. Sabihin nyo lang, invitation letter. Tapos, kailangan nyo yung fill-upan. Ayan, meron akong sample dyan. Sana makita nyo yung screenshot. Yun na lang kung paano ginawa. Tapos yung paano siya pi-fill-upan ng maayos. For itinerary, guys, itinerary kailangan. Kung halimbawa pupunta, ito yung ibig sabihin ng itinerary. Yung mga activity plan, accommodation nyo, tapos contact number ng relatives nyo na pupuntahan nyo sa Japan or the guarantor sa inyo. Unang-una doon, tatanong nyo yung guarantor nyo ng ano ba yung guarantor, kailangan alam niya kung saan kayo pupunta. Sa halimbawa, like kami 15 days kami visit visa. So sa 15 days ano yung magagawin namin? So kailangan mo isulat yung date. Halimbawa, aalis kayo ng mga May 10. So May 10, kailangan yung isulat yun ng date, tapos accommodation niyo. Syempre kung may bahay naman yung sponsor niyo, so ilalagay niyo yung doon kung ano yung address ng accommodation, tapos kung saan kayo pupunta. Halimbawa, sa Tokyo, pupunta kayo ng Disneyland. So, nagyo Disneyland, tapos accommodation. For accommodation, yun yung address ng kapatid or kung sino yung sponsor nyo. Tapos, pinakahuli, ito, yan, ganyan yun. Ganyan yung itineraries. Yung pinakahuli, yun yung contact number ng family nyo sa Japan. Tapos, guys, number 5, sa resident certificate. Yung resident certificate, guys, halimbawa, like yung ate ko, nakatira siya sa Ibaraki. So, kailangan lang ng embassy ng Japan kung makikita nila doon na doon ka ba talaga nakatira, kung ilang years ka na doon nakatira. Kasi, yun yung parang reference nila na valid talaga yung papers na ipapasa mo sa kanila. Yung parang meron ka na permanent talaga or na doon, I mean, ano, paano explain, pero sabi kasi, pag sinabing resident certificate, gusto lang nila makita na saan ka nakatira, yun yung talaga yung address mo sa lahat ng mga papers na pinapasa mo sa kanila, lalo kapag kumukuha ng tax yun. I'm sorry, pero i-correct nyo na lang kung may mali ako. Tapos,
sa mga family registration, ito naman, hindi na kumuha yung kapatid ko kasi hindi naman siya pinanganak sa Japan, tsaka hindi naman siya Japanese citizen or may lahing Hapon. So, hindi na siya kumuha niyan. So, guys, ayan, ipapakita ko sa inyo lahat ng requirements. Ayan yung tax, ayan yung residence certificate ng kapatid ko, ayan yung mga samples. Sorry, kasi Japanese siya, kasi hindi niya na ipa-translate sa English. Kasi, pero pwede naman kasi kapag pag ipinasa naman niya sa Japan Embassy, makikita naman at maiintindihan naman nila. So, ayun lang for today. So, sana kapag mag-a-apply ko ng visa application papuntang Japan, kailangan meron kayong background check. Importante na nanonood rin kayo ng mga vlog kasi doon kayo makakakuha ng mga idea para makumpleto nyo at kung paano hindi nyo naiintindihan. So, maiintindihan nyo lalo kapag nanonood ng vlog. Parang ako, palagi ako nanonood ng mga vlog para about sa visa application kung paano ba to, ano ba itsura ng mga to, ano ba sasabihin ko sa kapatid ko, tapos yung kapatid ko kasi kapag may guarantor kayo sa Japan, una nyo pupuntahan sa immigration. Pero, based on our experience ha, yung kapatid ko, pumunta lang, umano lang kami sa online, sa mga Google, search lang, Facebook, yun lang, kung ano yun. Tapos, di ba sinabi ko na sa inyo kung ano yung mga requirements na may guarantor at visit visa relative sa Japan. So, ngayon, ito yun, yung shoutout sa Friendship Tours and Travel na nag-assist sa amin si Kuya Aaron. At luckily, kakilala namin yung nag-assist sa amin na taga sa amin sa probinsya, sa Bicol. So, ayun. Naliwanagan kami ng husto kasi syempre in-assess niya kami ng maayos. Tapos, ayun, kasi sa mga nagtatanong, kung halimbawa wala kayong trabaho kasi kayong mag-asawa, meron silang family business, yun yung water refilling station. So, yung water refilling station, hindi naman kami na pwedeng magpasa ng BIR dahil hindi naman siya nakalagay doon. Syempre, yung parents niya yung nakalagay doon. So, kahit ipasa namin, hindi naman katunayan yun na ganun. Pero, pwede naman, pero kasi, kumbaga, ang ginawa namin, hindi kami nag-provide ng mga BIR kasi hindi naman nakapangalan sa asawa ko yun. Ang ginawa na lang namin, gumawa kami ng letter na i-address sa Consul Embassy of Manila. Tapos, makatapos namin nun, syempre, nag-research ako kung anong kailangan kasi wala kaming trabaho para yung mag-asawa. Pero may business kami. Tapos, syempre ako, housewife ako, pero meron ako matagal na akong nag-online shop. At meron akong Facebook page na doon ako nagtitinda ng product ko. Tapos, ang ginawa ko, nag-research ako sa vlog kung paano ba nila sinubmit. Ang ginawa ko, kung halimbawa nag-online shop lang kayo at mag-visit kayo sa Japan, so parang may backup din kayo. Alam nyo guys, hindi naman kailangan na mag-provide kayo ng ganito kasi may guarantor naman kayo. Kasi ang guarantor ang magpo-provide lahat ng expenses. So, siya ang kailangan magpatunay kung nakaya niya kayong i-invite at mapunan niya lahat ng expenses doon pag andun kayo sa Japan. Pero kasi kami, kailangan lang namin ng backup para at least, syempre, magpapasa ka na lang naman, galingan mo na kung ano may ipapasa mo para ma-approve ka, diba? Para at least, hindi ka makikita ng embassy na lahat ng ipapasa mong papers is maayos at may sarili talaga kayong money at kahit ano man mangyari doon sa Japan, kung halimbawa, ano naman mangyari, meron kayong pera na ilalabas kahit without the guarantor. Tapos, di ba nag-online shop ako? Ang ginawa ko, nag-sulat ako ng personal letter na in-address ko sa embassy in Japan, sa consul. Tapos, ayun, sabi ko doon na hindi kami makapag-provide ng IT, ng business permit because hindi naman nakapangalan sa asawa ko yun. It's a family business. So, pangalawa, ako naman nag-online shop ako. So, sinabi ko doon sa letter ko na hindi ako makapag-provider ng business permit. It's because online business kasi yon. So, yun, home-based lang siya. So, wala akong may provide na business permit. So, sa mga online shop, na walang BIR, yun, pwede nyo gawin yun na gawa na lang kayo ng letter handwritten kasi syempre, mas maiintindihan nila na sincere talaga kayo na meron talaga kayong business pero hindi nyo lang kayang maiprovide yung BIR lalo kung bago kayo sa business, lalo kung bago pa lang yung business nyo. So, ayun, tapos, ang ginawa namin mag-asawa, pinasa namin lahat yan sa agency. So, chinect nila kung okay ba. Meron din akong letter doon na pre-provide yun ngayon. Sabi ko sa iyo na hindi kami makapag-provide ng BIR. So, chinect nila from applicant kami, Philippines passport, kung 6 months validity ba siya,
Tapos, visa application form na pwedeng ma-download sa Google yan. Tapos, yung picture nyo na ididikit nyo yun sa visa application form na 4.5 cm yan. Ay, 4.5 pa cm by 4.5 cm background siya. Tapos, sorry, mabilis ako magsalita. Pero, at least naman naiintindihan nyo, diba? Mga backwash. Tapos, latest PSA marriage contract. Ito yun yung kung kasal kayo or kung hindi naman kayo sa no need na. Pero kasi ako kasal, so kailangan ko mag-provide ng ganito. Tapos, latest birth certificate. Ayun, I'm sorry, nakalimutan ko sabihin yun. Sa latest birth certificate, kailang hindi kayo late registered. Kasi kapag late registered kayo, kukuha po kayo ng Form 138. Ay, Form 137, Form 138, I'm sorry. Hindi ko alam, basta mamaya, eto, ayan, ganyan yun. Ganyan yung Form 130, blah, 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 basta ganun, mga bakla. Tapos, kasi hindi sila tumatanggap ng, parang hindi maayos yung identity mo kung late registered ka. I guess parang ganun yung kasi yung pagkaintindi ko. Yun, kasi ayaw ng Japanese na ganun. Ng, I don't know. Tapos, sa if shoulder by the applicant, kung kayo yung mag-shoulder ng ano nyo, kailangan nyo mag-provide ng BIR. Tapos, kailangan nyo mag, ano nung tax income return. So, kailangan nyo yan. Ang ganyan, kung nagtatrabaho kayo, eh, kasi di ba naman kami nagtatrabaho, tapos, meron naman kami ng business. So, hindi na kami nag-provide nun. Pero, yung sinabi ko sa inyo na may business nga kami, tapos naggumawa na lang ako ng letter, in-explain ko rin kung bakit wala kami business permit. So, at least, malaking tulong rin yun kapag magpapasa kayo ng mga requirements. Ayan, tapos for the guarantor din sa family nyo, diba, sabi ko sa inyo, guarantee letter, ayan, yung sinabi ko sa inyo na may guarantee letter na pinakita ko sa inyo kanina, income certificate, tapos invitation letter, tapos itinerary info, importante ito ha, na dapat, syempre, yung pupuntahan nyo is, tips ko lang sa inyo guys, mas maganda na pumunta na lang kayo sa mga wala masyadong mga entrance fee, yung medyo magastos, punta lang kayo ng mga park, o kakain kayo sa labas. Yun, mag-research kayo sa Google, sa YouTube, mag-ano kayo, tumingin kayo ng mga vlog kasi malaking help yon para sa inyo. Para at least, di ba, mapapasa na kayo kung baga first impressions last. So, parang ganun din yun sa mga ano kapag nag-apply ka ng application. So, you have to pass all the requirements na kailangan na maayos at totoo. Kasi kapag nagpapasa ka ng mga fake requirements like birth certificate, kung hindi ka nakapagpasa ng maayos ng pinaka-latest, hindi tatanggapin yun, alam nila yon. Tapos, yung family registration, dala ko mo yung kapatid ko, dahil naman siya Japanese or half Japanese, doon na kailangan yun. So, resident certificate lang ginuha niya dahil taga doon talaga siya sa Ibaraki. Tsaka doon na siya nag-i-stay for almost 4 years. So, important rin na meron kayong birth certificate ng kapatid nyo kung yung guarantor nyo is yung sister nyo. So, kailangan nyo mag-provide ng PSA original kasi kailangan yon sa pagpasa ng sa pagpasa sa agency at kapag halimbawa papasok na kayo ng immigration, hinahanap yun. Pero kung halimbawa hindi naman hinahanap, so hindi nyo na kailangan i-provide yun sa immigration. Minsan kasi may mga nagtatanong kung mayroon ka bang copy ng original PSA ng kapatid mo, kung halimbawa medyo ano sila, alanganin sila sa mga requirements mo na pinasa. So, ayun. So, importante yun na magpasa kayo ng original PSA birth certificate ng kapatid nyo or kung sinong relatives na nag-invite sa inyo. Please, huwag nyo kakalimutan na mag-like, subscribe, and share yung video ko kasi unang-una malaking tulong rin to sa mga nag-iisip kung paano ba ang gagawin unang-una. So, binanggit ko na sa inyo lahat. So, sana naintindihan nyo at sana nag-enjoy kayo sa video ko. Bye-bye!